Doktor po ako eh. Siya, binibigyan mo ako ng tanong ngayon. Kasi dapat yan, bago mo ginawa yan. Ayos, kasi may nahihilo sa kasi. Ay, pa rin, traffic calls, traffic calls. Kasi kaya naman nang ipag-usap ng doktor ng puso. Kaya nga po. Huwag lang kaming tinulungan dito. Mas kitip na natin. Ma'am, ganito ha. Kanina hindi po ganun ang istorya ha. Hindi na po ako ta. Hindi po ganun ang istorya natin ha. Nahihihil yung kapatid ko. Pinagpumawag na ambulansya. Tignan mo, nahihihil. Kasi tawag po tayo. Ambulansya. Saan po yung ano? Nagpatawag kayo ng doktor? Pero kanina po hindi po gano'n ang rason na. Alibay ng doktor, pasyente daw siya dito. So sabi ko, eh may pinatutupad tayo rito. Ano, ngayon, kikita mo, nag-aalibay mga nagpapakilalang doktor dito na may presyo, may pasyente daw dyan, kaya tinawagan yung driver. Kaya, natin malaman kung sinasamantala nila yung pagiging, professional nila. Alibay nila, no? Pero kita mo naman, napakalinaw naman yung mga traffic scientists natin dito. Kung may mamatay mo ng pasyente, kayo may kasalanan. Sun Quezon, natin puting Mayora, Mayor Joy Belmonte, Vice Mayor Gian Soto. Good morning mga bossing. Oo, Officer Brahma, Officer Romero, good morning mga bossing. Apuro, late tayo. Ayan, at yun, may nahila na. Dito tayo sa currently sa West Avenue, Quezon City, at clearing operation against illegally parked vehicles. Sa Nadia, Officer Lee Guzman, Officer Arugay, tayo sa kabila. Tingnan natin kung ano nangyayari doon. Dalawa dito kasama natin ang Bisaro guy. Hindi ko lang alam kung si intimidator natin ngayon. Good morning, bossy. Good morning. At meron dito ang
tayo, late tayong dumating. Puro hindi pala ticket to, tow pala. At mukhang na hindi natin alam kung ano sitwasyon dito. Pero ito na naabutan natin to, hinihila na po itong Altis. At nag-cooperate naman yung driver. Serious na lang po 'yan. Kinawa po yung gamit. May kinawang gamit. Nakukunin ko lang sana yung gamit. Alaw mo na ako kasi pag-dinner. Hindi, pahurong mo na lang kay madam. Sama mo na siya para bago siya umalis. Kunin ko nga yung cellphone ko, sir. Kukunin ko lang. Hindi, nakaharap po kasi ma'am sa driveway. Baka magreklamo po yun. Walang tayong patayam dito, ano, at ako kasama natin si Officer Arugay. Asan tayo? Officer Arugay, good morning, bossing. Salud sa mga bossing, DTMD, God bless. Boss, ang sitwasyon na dito. At nakita natin, naabot namin, hinihila na yung mga sakin nila. Pero nagkatak pa rin naman tayo ng, ano, ng 5 minutes grace period. Then after nun, saka natin pinagalaw yung mga tow truck. Nung nilalagyan na sila ng baka, nagdatingan na yung mga driver ngayon, nakikiusap sila. Kasi hindi pa pwede. Nabutan mo kanina yung isang matanda, sumama nga ng maayos sila gusto nilang Ibig sabihin may kasabay pa sila dito na nahihila din. Pwede yung mag-selective tayo para very expert tayo sila. Alright, thanks so much, Officer Arugay. Saludo mga bossing, Mr. Good Guy. Yan mga puro,
yun na nga, no, naurasan na to. So, ibig sabihin, 5 minutes na ginagawa na po ng reference number. And then, saka palang lumabas yung mga driver nung hinihila na, nung nabakala na. Well, in fact, na sabi nga ni Officer Arugay, na meron ang nahila pa dito, ano, na sumama na nag-ooperate na matanda pa. So, hindi naman po talaga po pwede na pare-pareho sila ng violation, pare-pareho sila ng sitwasyon, eh, merong hindi matotoo. Ibig sabihin, kung pareho kayong illegally parked, pareho kayong may reference number, pareho kayo na 5 minutes, pareho po kayo matotoo. At ito si Madam, nakikiusap lang, kunin niya lang yung gamit niya dahil bawal doon sa company na i-drive yun sa kendal. Mukhang company car yata ito. At willing naman siya. At naiintindihan niya naman na nakasama rin namin ang tropa ng MMDA Seated 1 na headed by Officer Formento. At ayan, medyo na late tayo. Andun pa ibang tropa. Mukhang na magpo-proceed na. Sama na tayo dito. Advance na tayo. Sama na daw si Madam at kukunin lang yung cellphone. Officer Formento, good morning sir. Saludo mga boss. Boss, kamusta sitwasyon na dito sa West Avenue po? Medyo to constant traffic. So far, mga ilan na po yung mga nahila natin, bossing? May mga siguro 6 na. 6, ang dami rin pala. Dami na rin po. Alright, thank you so much, bossing. Alright, God bless boss. Saludo mga boss. Ano po rin yan si Madam, kukunin lang po yung cellphone at sasama na lang daw si Madam papuntang Tamana, Marikina. Alright, let's go guys, sama tayo, proceed tayo. Ano po po rin, ito mga isang Honda CR-V. Ito, nag-cooperate na rin si Bossing at sasama na rin siya papuntang Tamana, Marikina. Kaya isasampa na po yung kanyang sakyan. Dito sa West Avenue po, malaki po talaga yung sidewalk. At meron po kasi yung mga parking space talaga. Tapos ang pathway walkway niyan sa loob. Ngayon ang problema kasi dito, ang dami nagreklamo na inangkin na ng mga establishment yung mga parking supposedly for all na sa public, first come first serve basis. At libre po yan. Kaya ito yung tingin ko lang na parang ginawang way para ano yun masolusyonan. So nag road wide tapos nag lagay ng parang mga bay dito. Hindi ako sure pero ito yung sa pagkakaalam ko, ito mga puro papasok kayo sa akin na yan. Ayan, ginaguide lang ng gwardiya. Ayan, nasa sidewalk, no? Nakaharang siya sila. Hindi ako sure pero ito yung napag-alaman ko na itong West Avenue na nag-road wide, gagawing parking din po talaga ito. Pero sa ngayon hindi pa. Kasi ginagawa pa yun sa kabila eh. Kasi pagka nangyari ganyan, may ginagawa doon, tapos may mga nakapark na dito. Sobrang sikip, magiging masikip na po yung kalsada. Ayun, makita nyo mga puro, ito ko example. Yung mga bakal na nakalagay na yan, para sa pagka-construct na itong West Avenue, tingnan nyo, ang sikip na nung kalsada. So pag nag-park pa dito, sobrang sikip pa lalo.
Kaya nga, mag-ano muna tayo, wait muna tayo dun sa talagang maibaba na na pwede na tong gawing parkingan. Pero sa pagkakaalam ko, ano ito, magiging pay parking. Yan, para hindi siya inaangkin ng mga establishment na kung kaninong tapat ito, akin to, ganyan. Para mga one-side parking sa mga barangay. Alright, so yun lang yung infong nakuha natin, ano. Pero hindi tayo sure dyan. Alright, let's go guys. Pero ganito ha, inuulit ko sa'yo, visible naman ang mga traffic signages dito. Tama okay. Po. Pasensya po, hindi ko nakita. Kasi may pasyente po ako ngayon sa UST. Pagkano ko lang ngipin ko, mga emergency po sila eh. Tapos nagutap po ko sa Marikina. Paano naman po yung mga pasyente ko? Kaya sabi ko. Yung pagiging doktor ninyo, ginagampanan ninyo. Opo. Tama. Ako naman po, ginagampanan ko din po yung pagiging traffic enforcer ko ng public servant ko ng Quezon City. Okay. Kasi po itong lugar na to, sir, may complaint po tayo dito. Kaya kami nandito dahil okay. Po dun sa tinatag na complaint na. Sige, alam kami, kasalanan ako. Pasensya lang po sana. Kaya nga po ganito, naka. Kung makikita nyo, hindi lang naman sa inyo pinatutupad. Lahat po na nakakita natin dito na naka-illegal park. At nung mag-pass to sa 5 minutes, actually, hindi nga natin dapat yung naging 5 minutes yan dahil two-way zone ito, sir. Hindi ko po talaga alam. Kaya nga po, yun yung sinasabi ko sa inyo. Hindi natin i-alam sa na hindi ninyo alam. Pasensya lang po, may mga pasyente ako. If only you can just give me some consideration. Ako yung mga pasyente ko. May pinit po ako mamayang 9 o'clock. Pasyente po ako dito. Punta ko naman dito na. Yung pasyente, dahil pa po ang pasyente. Obviously, nasa kalsada kayo kaya nakapark. Kaya nga po, pasyente na po. Hindi ko po alam talaga. Kasi kahit yung gawang pang-pang ako na nipin. Even kahit may umang patient, may umang clinic. At kali, nung Monday, nandito rin po kami. Hindi po. Sorry po. Pasyente na po kasi kung Marikina po, masyado yung malayo para sa akin. If you have to be considered kasi wala ba? Wala kang clinic ngayon. Pero ito na lang na ka. Sa pinaliwanag ko na sa'yo kanina pa okay. Na ang iyong sasakyan ay naka-obstruct dito, naka-illegally parked dito sa kahabaan itong West Avenue. Tinuro ko sa'yo yung mga signages. Visible naman ito. So, kung meron mang pagkakamali sa amin, sige kung magkocomplain ka. Pasyensya lang po kung pwede po tayong ngayon in behalf of my patients also na kung gagaling pa ng probinsya, paano po pumunta po sa clinic ngayon sa UST? Doktor po ako eh. Sir, binibigyan mo ako ng tanong ngayon kasi dapat yan bago mo ginawa yan. Kasi may nangihilo sa taas. Ay, parin po. Ayaw po eh. Ayaw po eh, sir. Traffic calls. Kasi kaya nga po, nag-ibag-usap ng doktor. Kaya nga po. Meron lang kaming tinulungan dito. Mas kitignan natin. Ma'am, ganito ha. Kanina hindi po ganun ang istorya ha. Hindi na po. Basta ha. Hindi po ganun ang istorya natin ha. Oh. Okay na po. Nagkaintindihan na po kami ni Doc Jan. Gusto po sa mag-clinic po kasi yung list. Gusto ko pong pasyente. Oo, mag-clinic ha. Kung ako po, mga pasyente rin po may sakit. Kaya sabi po, may compassionate na po. Alam mo yung compassionate po. Pero Doc, itong pinuntahan natin. Nagtatawag ikaw ang pasyente, tama ba? Yes. Tayo emergency, no? Okay. Yung kaya nga, may schedule po eh. 10 o'clock po yung clinic po eh. Kaya nga po kasi, nahihindi yung kapatid ko, kailangan kumawag na ambulansya. Tinan mo, nahihindi ko. Magtatawag po tayo. Ambulansya? Ambulansya. Saan po yung sa location? Doktor Shea, meron kami diyan sa hospital is Ace Hospital, Quezon City. Ambulansya. Ay, tawag po tayo ng ambulansya, papapatay po natin dito. Sa Ace Hospital ha? Sa Ace Hospital, tatawag. Meron po tayong pasyente ngayon dito. May hilo, hindi makatayo. Ah. Nagpatawag ako ng doktor.
Kaya nga po eh, kayo naman po. Nagpatawag kayo ng doktor? Yeah. Ah. Pero kanina po hindi po gano'n ang kasama. Kasi hindi. Hindi siya baka kayo. Hindi na yung pasyente. Okay lang po yan. Kasi ito lang po. Okay, mga bro, may sitwasyon tayo dito. Alamin natin mamaya, ano? Parang iba-iba yung story yata. Kuya, may lakot. Kuya, pasensya naman. Pasensya na po. Hintay lang natin mga bro para ano, kuha tayo pa na yan kay Officer Francisco. Kahit gano'ng kayo kadami po, isa lang naman po paliwanag ko sa inyo. Ang dalit lang kasi siya. Doktor din po kayo. Dok, kanina hindi po ganun ang alibi o rason sa akin ito. Okay. Okay na po. Makikita ko lang yung pasyente, hindi makatayo yung kapatid ko. Ngayon lang kasi nangyari yung nahibi siya po yan. Kapatid ko. Pupuha tayo ng ambulansya po. Sa East Medical Guide tumawag. East Hospital Daniel City. Pero mga puro yan, nagkaiba-iba na yung reason yata. Birthday pa niya ngayon! Birthday pa pala ni Bosing ito. Ayun po yan. Hindi ko si Greg. Explain ko yan today. Kung pwede ko, sabi yung sa kanina, nakita na may tinuto dito sa ay daw tayo. Dok, okay na po. Nakausap na po kami, ha? Nakausap na po kami. Pwede po, wag nila. Usap na kasi, wag nila. Hindi ko lang talaga po alam na dito bawal ang parking. Mga puro, nag-parking na lang ang buhay na ito, away doon. Ito po, hindi naman. Hindi pag-awa na ako sa inyo. Dito kami talaga nag-parking. Bawal po dito. Kaya nga, hindi ko po alam. Kaya ko lang po alam. Dami po mga signage natin, visible naman. Visible naman. Dapat puntahan na lang nila Dok yung ano, yung nahihilo. Na-ask natin natin sabi ni Doktora, kaya tinawag yung mga sinasabi. Pero parang rinig ko naman kanina, yung unang story ay nagpa-checkata ng ngipin si Dok. Ayan, alamin natin mamaya, hindi pa tayo sure. Nila yung mga gamit, mga puro. Dali lang po, dali lang. Oh! Ang pasama na hina. Ano wala yung sensor nito? Ha? Hindi? Ano? Wifi? Alright, yan mga puro, no? Asan natin? Officer Francisco, good morning sir. Salamat ito mga bossing KTMT, mabuhay po kayo. God bless. Boss, ano nangyari dito? Parang nakarinig ko sa inyo, iba yung istorya? Oo, kasi kanina iba yung alibay ng doktor. Pasyente daw siya dito. So sabi ko, may pinatutupad tayo rito. Ano, ngayon, kikita mo, nag-aalibay mga nagpapakilala ko dito na may presyo, may pasyente daw dyan. Kaya tinawagan yung driver. Kaya,
natin malaman kung sinasamantala nila yung pagiging professional nila. Or mahalipay nila, no? Pero kita mo naman, napakalinaw naman yung mga traffic signs natin dito. Pangalawa, halos sa putay sa gulang, nag-conduct tayo ng immigration natin dito. So, dapat aware na itong establishment na ito. Kung ito na pwedeng gawa natin ito ng report para hindi naman yung mga lisensya ng mga business establishment na paggagawa natin ito. Yeah, mga puro, no? Thank you. I just get your name po, ha? Okay, no, sir. Okay, Francisco. Okay po. Sige, Francisco RDSR. Okay po, okay lang po. Sa local government okay. Po. Saan po kunin? Binigay po sa inyo yung itong ano. Itong, today po, wala na akong clinic. Kung may mamatay mo ng pasyente, kayo po magkasalan. Pwede kunin? Anytime po ngayon. Ah, ayun. Grabe, nakakalungkot naman yun. Anyway, mga puro, ganda talaga ang buhay. Let's go, guys. Maraming salamat sa iyo. Walang pababaw. So thank you so much. Wala sa akong support. Tiwala. Wala akong masabi kundi thank you so much. Thank you sa Panginoon. At ingat kayo palagi. Again, kung wala akong pababaw. So thank you so much. God bless you. Purong pagmamahal. Thank you so much. God bless.